Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. So ngayon mga kapatid, 100% na daw siya na babalik sa simbahan. Lagi na siyang nag-attend ng misa. Simulang, ilang araw kayo dito? Ano kami pwede? More than 2 weeks. More than 2 weeks. So ngayon ay nag-decide na siya na babalik sa simbahan. Dahil birth, katoliko po siya. At ilan kayong mga pastor ngayon sa altar worship doon sa lugar ninyo? Marami pastor. Marami kayong pastor. So, ano ba yung dahilan bakit bumalik ka sa simbahan? Nang katoliko. Sa katoliko. Nakatikais ka ni Brother Jando, no? Marami kang tanong ni Brother Jando. Musta na, nasagot ba niya? Nasatisfy ka sa sagot yes, niya? Malinawan ako. So, ano ba yung rason na bumalik ka sa simbahan dahil sa katotohanan? Nalinawan ka? Yes. So, katikisan. Ano ba yung isa sa mga nakapamulat sa iyong isipan? Pastora, anong palayo mo? Marilu. Marilu. Pastora Marilu. So ngayon, hindi na sa pastora. Alam na ba ito sa mga kasamahan mo? Ngayon lang? Hindi pa. So, ano ba yung nakapagbukas sa iyong isipan, nakapag-decide ka 100% na babalik sa simbahan? Na naintindihan ko na ang Catholic is Catholic talaga ang teaching of the start. So siya lang ang may direct connection, no? During sa catechism yan ni Brother Jando. Wala nang ibang simbahan eh na makabalik panahon sa mga apostol. So yan ang isa sa mga isa sa ano pa yung mga nagkapabukas sa isipan mo? Na ang pari lang ang ano, ang appoint ng God para mag-ano? Mag-ribang simbahan. Sa simbahan. Ilang oras kayo nag-katikais with Brother Jando? Matagal yun, marami akong tanong. Marami kang tanong sa kanya. Yes. At nasagot naman lahat. Mm-hmm. Satisfied ka sa mga sagot ni Brother Jan. So anong mensahe mo sa mga nanood natin ngayon na nandyan pa sila sa simbahan pero akala nila ito ay galing ni Kristo, tatag kay Kristo, pero hindi pala. No. Anong mensahe mo si Pastora yes. Marilu? Magbalik na tayo sa Catholic. Ito naman talaga ang tawag dyan. Original. Yes. Wala nang iba. No? So, sinong ang nag-ordain mo bilang pastora? So, hindi lang natin mention yung pangalan ng pastor. So, yung pastor ninyo, marami ba kayong na-ordinahan? Yung kabats mo? Ilan kayo? Mga 20. So, meron ka nang dinalang, ano ngayon, simbahan? Yeah. Ilang membro? Maliit lang kami kasi nasa sitio lang kasi kami. Sitio. Yes. Pero ilang family member, family ten families. Households, yes. 10 families, yan ang mga membro ng yes. Altar of Worship sa sitio. So marami pala, 10 pamilya, member mo. So ngayon kung ano kaya ang masasabi nila na ngayon ay bumalik ka na sa simbahan. Akala mo yung altar of worship noong una, yun talaga ang simbahan na tunay. Akala ko ano, pareho lang. Pareho lang naman. So, yun ang nasa likod ng isipan yes. mo. Pwede lang ako mag-transfer ng simbahan. Parehong Panginoon naman lang yun, no? So, walang kaibahan. Pero ngayon, after catechism, anong masasabi mo? Naintindihan mo na. Katulik yung talaga. Malaki din ang kaibahan. No? Dahil opinion lang sa kanila eh. At sa atin is official statement ng ating inang simbahan. So, yan ang mga magandang balita natin. Si Pastora Marilu, Pastora? Lamanilaw. Lamanilaw. So, bumalik na sa simbahan dahil naliwanagan na siya. At kasama mo yung, pero yung anak mo ay hindi na converted mo. O Catholic ba yung anak mo? Dahil hindi pa nabinyagan hanggang ngayon, di ba? Ilang bata ninyo? Anim. So, silang anim hindi pa nabinyagan? Hindi.
So, mas mabuti na sa pag-uwi ninyo dun sa parokya ninyo, lapitan niyo yung pari para yung dalawa din makareceive ng sacrament of matrimony. At makareceive din sila lahat ng sacrament of baptism dun sa parokya. Anong parokya dun sa Agusan? Sakop kayo? San Roque. San Roque. So, saan sa San Roque? Saan sa Agusan? Loreto. Sa Loreto. Oh. So yan, lapit kayo. Pag-uwi ninyo sa parokya ninyo, puntahan niyo yung pari para formally nakatanggap ka na ng sacrament, hindi ka naman biniyagan ulit dahil valid naman yung bautismo sa pagkabata mo bilang Katoliko. So nakatanggap ka na din ng sacrament of confession, di ba? Ang catechism. So ngayon is profession of faith, depende sa parish priest ano ang pa-undergo bago ka maging ganap na Katoliko, no? Sa pamagitan ng pagbinyag. So, kung pamilya, yung asawa mo ay member ba sa altar of worship? Yung husband mo? Yes. Whole family ka. Whole family pala. Yes. Babalik sa simbahan. So, ngayon ko nalaman mga patid, anim na mga anak, walo sila lahat. Walo sila? Kayo lahat? Mabalik sa simbahan. So, ngayon mga kapatid, buong pamilya pala. La Malilao Family sa Loreto, Agusan, Luzon. Agusan, Luzon? Yes. Di ba, bago lang ako pumunta doon? Malayo kami pa doon. Ah, malayo? Nasa Bukid. Ah, nasa Bukid. So, mga kapatid, ah, hindi lang pala. Akala ko si Pastora lang ang gumaling. Akala ko Katoliko yung... So, active kayo buong pamilya sa altar worship. Siya may pastora kayo. Yung mga anong soul leader. Soul leader. So, grabe. Ang biyaya ng Diyos. Akala ko siya lang ang babalik. Buong pamilya pala. So, wala pang binyag. Just imagine, importante yung binyag. Kahit si Kristo walang kasalanan, nagpabinyag eh. Nagpabautismo eh. Ano lang sa amin, Father, yung ano, bautismo? Yung ano? Yung nasa ano? Sapa. Nasa sapa. Sa ilog, no, yung bautismo. So, ang bautismo may tatlong paraan. Una, pouring, sprinkling, and immersion. So, yung immersion, para to yun sa adult. Yung pouring at sprinkling, para yun sa mga bata. Pwede sa mga bata, pwede din sa mga malaki. Yung panahon ni St. Peter, possible pouring yun. 3,000 yun eh. Paano yung i-immerse 3,000 sa isang araw, nagbinyag sila. So, possible it is a sprinkling. I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You know? Dahil ang daming mga tao. So, totoong paraan sa apostolic time, ang paraan ng binyag. Sprinkling, pouring, and then immersion. So, maraming salamat. Isa po yung milagro, mga kapatid. No? Dahil mong pamilya pala. No? Lama, Nilaw family, pastora yung nanay nila, at song leaders, yung mga anak mo, so leader, yung mga amo. Maganda palang, ano, mga may talent sa pagkanta. Talented pa yung mga anak niya, no? So, grabe mga kapatid, magandang balita po ito. Maraming nasiyahan, ang pinakanasiyahan nito ang Panginoon. Dahil sabi niya, may tupa pa ako, na hindi sakop sa turil na ito. Kukunin ko sila upang maging isang kawan. Under one shepherd. And the one shepherd is Jesus Christ entrusted to Peter. Alagaan mo yung tupa ko. Kaya nga, St. Peter, pinaka-importanting persona sa simbahan natin. Amen? So, wala ka ng dagdag, pastora? So, maraming salamat. Mahiyain ako. So, salamat, pastora. At yan po ang magandang balita ko sa inyo. Praise the Lord. So ayan po mga ka-peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Hello po mga kapatid!
Ito po si Kaburnok ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa. And God bless po sa inyong lahat, ma'am. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Siba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunodin niyo itong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesias.